Welcome mga ka-power cells. Ito po ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry Naturopathy, mga kaibigan. Atin pong nabanggit mga kaibigan ang kahalagahan ng Pasko. At welcome po ulit mga kaibigan dito po sa ating tanong mo, sagot ni Doc, sa Christmas Special mga kaibigan. Atin pong nabanggit kahapon mga kaibigan yung paano ba mga kaibigan? Paano ba natin ma-enjoy yung holidays, no? Ang Christmas mga kaibigan. At napakahalaga po ang pagiging pagkakaroon po ng yung bang tinatawag na loving relationship, not only to our loved ones, no, but especially for our neighbor, because the Lord said, love your neighbor as yourself. Yan po ang mahalaga mga kaibigan. At kung may mga utang tayo, dapat we try to, you know, pay. At kung may mga gusot sa mga relasyon, sa mag-asawa, magkakapatid, it's time to make reconciliation. And that is good, mga kaibigan. We are facing the new year, kaya kailangan pagdating sa new year, maganda na po, no, ang ating buhay at masaya, mga kaibigan. Now, ang ating pong i-discuss, mga kaibigan, ngayon, paano ba natin ma-enjoy ang Christmas, okay? Ang holidays, mga kaibigan, in a healthier way, mga kaibigan. Importante po yan. O, bakit po? May COVID-19 tayo eh. Di ba? Eh, medyo ang daming mga restriction. O, di ba? Halimbawa, umuwi ka galing kang Manila. O, eh, hindi ka pwedeng dumiritso sa bahay. Bakit? I-quarantine ka muna. O, di ba, mga kaibigan? So, how shall we enjoy? Now, let us faithfully, let us abide the protocol of our government. Kasi ito po yung one way to make happy. Kasi malungkot po ang pamilya kapag mahawa tayo sa COVID-19, lalo na sa mga elderly, no, mga kaibigan. Ang sabi nga, yung mga youth na pwedeng maging positive sa COVID-19, ay asymptomatic sila, pero nakakahawa sila sa mga elderly. So it is highly vulnerable, mga kaibigan. So hindi maganda yon. Kasi it is life-threatening doon sa mga may mga health issues, mga kaibigan. So yan, ha, mga kaibigan, importante na magkakaroon po tayo ng communication through cellphone. Kung may video kayo, maraming cellphone ngayon na pwedeng gamitin pang video, di ba? We can communicate with our loved ones. Padala natin sa kanila yung video natin. We greet them. We express our love to them. You know, mga kaibigan, mas maganda na po yung kaysa sa physical. Bakit po? High risk ang infection because COVID-19 is highly contagious ba, mga kaibigan? So, mas maganda naman yun. At magkaroon pa tayo ng extra saving kasi kung malayo ang ibiyahe natin bago tayo makarating dun sa ating mga loved ones, ay pwede natin yan ibigay sa ibang mga layunin, lalo na dun sa mga needy. Di ba, mga kaibigan? That's the way we can enjoy our healthier holidays, no, mga kaibigan. Now, when it comes to diet naman, mga sir, mga ma'am, mga gwapa dyan, mga gwapo, atin pong bigyan daan ang magandang sinabi po ni Dr. Anthony Liatson. Mga kaibigan, napakaganda ito, mga kaibigan. Actually, ito ay nailathalang 2013 pa ito, mga kaibigan. Pero, wala namang paglaho nito, mga kaibigan. Ito po ay nailathala sa Manila, Philippines. Now, ganito po ang sinabi ni Dr. Anthony Liatson. Quoted po ito, ha? Christmas is the merriest. Ano yung merriest? Pinakamasaya, mga kaibigan. But the deadliest time of the year. Ayan lang. Bakit po? Ayawang kumbaga, mga kaibigan. Nakakalungkot kaya. Isipin mo mag-celebrate ka? Kung para sa Panginoon yung ating pag-celebrate, huwag naman yung pagkatapos mag-celebrate, mamatay. Di ba? Paano baga mag-celebrate tayo ng ganyan, mga pare ko'y? Kaya yung mga inom-inom, mga kaibigan, mayroon pati ngayong payo, mga kaibigan, no, sa ating health, sa DOH, mga kaibigan. Kapag magpabaksin ka, bawal mag-inom ng alak. Kita mo yan?
Oh, so hindi maganda yan. Para healthy baga. Oh, iwasan muna natin mga bisyo ngayong holidays, mga kaibigan. Ha? At saka, ang tinutukoy dito ni Dr. Anthony Liatson, mga kaibigan, ay talagang yung mga kinakain natin. Yun po yung hindi maganda. Bantayan natin yung mga kinakain. Dapat healthy diet tayo. Kasi, alam po ninyo, si Jesus, pubring-pubri. Oh, di ba? Wala nga silang matuluyan kasi hindi sila pwedeng patuloyin dahil sa nung nakita na mahihirap, nako, hindi in-entertain. Kaya kawawa ang Panginoon. Kaya alalahanin natin yung mga needy, mga kaibigan. No, yung mga walang-wala, doon tayo tumulong. Yun yung pag-celebrate na healthy, mga kaibigan. Kawawa naman talaga. Oh, sabi ni Jesus, kung ginawa mo yan dito sa mga mahihirap, ginawa mo yan sa akin. Yan, mga kaibigan. Sa panahon ni Jesus, walang naawa sa kanya. Oh, kaya wala na silang ibang nakita. Doon na lang sa, ano ba, sa barong-barong, doon sa manger. Kita mo yung mga kaibigan. So, you know, Jesus identified himself with the poor. And so let us love the poor. Do something good for them. That's the healthier way to enjoy these holidays, mga kaibigan. Di ba? Hindi sayang. Bibili ka ng mga paputok. Paputukan pa yung iyong dalirim. Putol pa yan. Naku, bigay na lang yan sa mga mahihirap, mga kaibigan. Magkaroon pa ng less pollution at saka less global warming. Di ba, mga kaibigan? Ganyan ang maganda. At ayan ha, mga kaibigan, ating pong pasalamatan ang Diyos na binigyan tayo ng holiday para magkaroon tayo ng refreshment to give gratitude to God, mga kaibigan, ha? At ayan, mga kaibigan, ito po muli, yan yung Gabay sa Kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy, mga kaibigan. At bukas, abangan po natin ang ating another episode na ano ba, mga kaibigan, ano ang dapat at hindi kainin ngayong Christmas, mga kaibigan. Oh, mudos and don'ts na to, mga kaibigan, ha? Para ma-enjoy natin yung Christmas. Mahirap yung masaya-saya ka. Then suddenly, inatake sa puso. Pagkahirap yung mga kaibigan. So, huwag natin gawin yan, ha, mga kaibigan. At by the grace of God, the whole family will be happy until we will reach another new year. Okay, mga kaibigan? Nawa ang Diyos ay sumasa atin.